Yan ang ito yung lumang interior mga katropa. So hindi siya pwedeng gamitin ibalik dahil flexi lang yung rubber na nakatutok. So kailangan natin ng ibang interior na pwede pang gamitin. Yan ang ilalagay natin. Yan. Ito yung mga kakailangan natin. Just ang interior, gunting, cutter, at saka yung mga ayan ako. Tatanggalin na natin. Yan. Yan, ipakita ko sa inyo step by step sa video para malaman nyo kung paano gamit ng bagong vulcanizing natin, electric vulcanizing. Ayan po, tinatanggal ko na yan yung piton. Minsan mahirap ito tanggalin para hindi, dapat mag-ingat, no? Ingatan nyo ng maigi para hindi siya mapulit ng malaki. Kailangan lang siyang iiwan ng rubber na konti dyan para hindi siya madaling mapulit. Tapos, ang gagawin natin, babawasan natin ng konti yung rubber para hindi siya masyadong makapal. Ibalik pa natin yung ibang konti. Patanggalin nila natin ng konti. Cutter, kung ano man yung inyong matas na chilyo, pwede mo din. Kung marunong na kayo nito, pwede nyo nang gawin yan sa sarili nyong bahay. Meron kayong, halimbawa, naplatan kayo na yung ano, yung piton, ano yung gagawin nyo kung bago pa yung interior? Bawa hindi pa na plug, na pang sugat, no? Tapos natanggal na ta yung piton. Ayan, yung piton. I-design mo na natin yung ano yung rubber. Kailangan may maiiwan din na rubber para kung saan magkakapit yung ano. Makikita na natin yung natin sa bagong sa bagong kailangan may matirang rubber yan. Tapos napakita ko lang sa inyo paano minsan mahirap ito ilagay kung hindi nyo naingatan ito. Minsan mapitas yan, no? So, kailangan ingatan nyo lang paglagay nyo. Gumamit kayo ng screwdriver pa o Philips, something na ba. Ayan, oh. Ayan, pumasok na siya. Pumasok na siya sa loob. Ayan. Lagyan na natin yung gum. Doblehin nyo lang ng konti. Kailangan matapalan talaga yung ano, buong butas niya para walang sungaw yan. Kailangan talaga matakpan. Tapos ilagay natin itong piece of wood na putulin natin gawin bilog niya. Yan. Tapos Thank you.
naman yung kailan natin. Yung isa dyan, ilalagay natin sa ibabaw kung sa ano niluluto natin sa bago yan ilagay, linisin muna. Linisin nyo lang yung maingi para kumapit siya ng isa. Lagay nyo lang dyan para ang purpose dyan kung in, yung gum lang hindi matibay po yan sa matibay. Kailangan nyo suportahan siya ng para maging magbibay. Ito yung electric cooker gamit ko ng Flyman, binili ko yan. Okay yan, maganda mabilis saka walang sunog walang ilaw katulad ng dati ko ginagamit ko sa computer. Ito maganda mabilis. Ayan, sa pagbubulkit ko, nilalagyan ko yun ng plain sheet, yung nipis na plain sheet, yan. Pwede yung gawin yan. Para lang hindi yan magdikit. Yan ang ginagawa ko para maganda yung pagluto ng ano ko. Ng pag-patching ko ng interior. Yan. Sinisentro ko na yan. Mamaya. Hihigpitan ko na yun para magaling. Tapos kukunik na natin. Yan. Yan. Sinunod natin sa number. Ang nilagay niya. Stop yan. 5 minutes. Tayo natin. Yan lang ha. Yan. Tapos, gagawin natin yung ibat. Ngayon, lalabas natin yung tasan natin yan. Tapos ilalagay pa rin natin yung doon. Tingnan nyo paano. Paano nyo bubutasan? Hindi lang yung basang bubutasan. Ganyan, no? Gamit ng lumang ito. No? Yan. Para matama lang. Balik natin.
Nah. Nah, terus. Nah. Ini. 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 Ini.